Okay, so let's solve this problem, guys. So this is our second example para sa topic na concrete crack elastic stress stage. Ayan. So this time, so yung naunang example, guys, ang sinolve natin was a singly reinforced beam. No? Ngayon naman, ang example natin is a doubly reinforced beam. Okay, so basahin ko muna yung problem and then let's solve this one. Okay. So, compute the bending stresses in PSI in the beam shown in the figure. Use N, that is the modular ratio, equals to 10. And the bending moment M equals to 118 cube feet. Okay? So, bali no, meron tayong double reinforced beam na sa problem. So, meron tayong apat na number 9 bars sa may ilalim and dalawang number 9 bars sa ibabaw. Okay, so let's solve this problem, guys. So, nilagay ko siya dito sa whiteboard para pwede tayo makapagsulat. Okay, so of course, ang una natin gagawin is same lang din yung process, guys, katulad ng sa singly. No? So, una natin gagawin is i-transform yung mga area ng steel. Ayun. Area ng steel sa may tension, area ng steel sa may compression. So, ita-transform natin siya into area ng concrete, equivalent na area ng concrete. And after that, we have to find kung nasaan yung neutral axis. So, ito yung in-assume natin na neutral axis. So, we will compute mamaya sa x. And then after that, ay kunin natin or i-compute natin yung moment of inertia about this neutral axis. And then, pwede na tayo mag-solve ng mga bending stresses. Okay? So, first is, ayan, so, nag-drawing ako, guys. So, ito yung drawing. Ayan. So, ito na lang yung ano natin. Gamitin natin. Okay. So, una, no? Kunin muna natin yung mga areas para makuha natin yung transform area ng sa tension steel at saka compression steel. Kailangan muna natin makuha yung ating mga area dito at saka area ng ating mga bars sa tension at saka sa compression. Okay. So, ang ginamit na bar is number 9. So, I don't know if naalala nyo pa, guys, no, during our first, during the first video na during sa first video na nilabas ko sa reinforced concrete design, no, nag-discuss ako doon ng mga, about sa mga bar sizes sa English. At ang sabi doon, ang sabi ko is, yung sa number 9 nga na bar, no, yung area niya is binase doon sa square bar na 1 inch by 1 inch. Yung dimension. So, ibig sabihin, yung area ng isang number 9 is equals to 1 square inch. No? Dahil nga, binase nga yung kanyang area dun sa square bar na 1 inch by 1 inch. Okay? So, ibig sabihin, guys, kung meron tayong, kung 1 square inch ang ating area ng isang number 9 bar, since meron tayong dalawang number 9 bars sa ating compression, then, magiging 2 square inches yung ating area dito. Okay? So, I hope naintindihan nyo yung guys, no? So, this will be 2 square inch. Ayun. Then, take note, meron tayong apat na number 9 bars ito sa may tension. So, that means, ating total area dyan ay magiging 4 square inches. Okay? Okay. So, ayun, so ngayon na-compute na natin yung ating mga areas sa compression at sa tension. Umuulan sa labas, guys. I hope na hindi na ano yung sound sa ulan, no? Okay. So anyway, so i-convert na natin ngayon yung ating mga areas ng steel to equivalent area ng concrete. So bali NAS, that is yung modular ratio multiplied by AS. AS natin ay 4. Ating modular ratio according to the problem is 10. So, ibig sabihin, 4 times 10 is 40 yung ating gagamitin para sa, okay. Okay. So, this will become 40 square inches. Okay. Then now, isolve naman natin yung ating area, converted area, no, galing sa
galing sa compression still, that is 2n minus 1 nga. So that is 2 times 10, 10 man yung ating n minus 1, then multiplied by as prime natin, which is 2, then this is 38 square inches. Okay. So ngayon, no, nakuha na natin guys, no, yung ating mga, na-convert natin yung ating mga steel reinforcement to equivalent na concrete area. So now, we can now compute for the location ng neutral axis. So ibig sabihin, no, ipocompute natin ngayon yung ating value ng x. Okay. So paano natin gagawin yun guys? Ang gagawin lang natin is mag-moment tayo ng area about the neutral axis. So sa case na to, dalawa yung ating area sa compression, eto at saka eto, itong compression steel. Tapos isa lang yung ating area sa may tension. So ibig sabihin, itong dalawa, ito yung nasa kabilang side ng equation, itong isa ay nasa kabilang side ng equation. Okay, so sige nga guys, mag-moment tayo. Wait lang ha, i-move natin to sa dito. Wait lang guys. Okay. So, location ng neutral axis, x. Okay, so ang gagawin ulit natin is mag-moment tayo about the neutral axis. Moment of area about the neutral axis. So, area muna ng concrete. Area ng concrete, guys. Then multiplied by the distance ng center ng concrete papunta sa neutral axis. So that will be x over 2, tama ba? Ayun. And then plus area ng ating compression steel, that is 2n minus 1 multiplied by as prime. Then distance ng ating centroid ng compression steel papunta sa ating neutral axis, that is x minus 2, 5. No? Kasi x man to, wait lang guys, no? This is x. This is 2.5, ayun. So, ibig sabihin, itong distance na kailangan natin, that is x minus 2.5. So, this is x minus 2.5. Okay, then, sa kabilang side ng equation naman, is yung area ng steel, that is NAS, ayun. Then, multiplied by the distance niya from the neutral axis, which is, that is 17.5 minus x. Okay? So, isulat lang natin. 17.5 minus x. Okay, so, i-substitute natin guys, no? May mga values man tayo nito. I-substitute natin is 14 times x. Kasi 14 inches yung kabilang side and then multiplied by x yung kabilang side. Wait. Then multiplied by x yung kabilang side. Ayun. And then x over 2 plus, ito is, na-compute natin to, 2n minus 1 multiplied by as prime. Masabi natin ito ay 38. Okay? So ilagay lang natin dito 38. This is 38 multiplied by x minus 2.5 equals 2n as, and na-compute natin to, ito sa taas, that is 40. 40, then multiplied by 17.5 minus x. Okay? So, i-shift solve na natin siya, guys. And then, makukuha natin yung value ng x. So, pag shift solve natin, ang lalabas na value ng x is 6.454 inch. This is 6.454 inch. Okay. So, meron natin siya guys. Ilagay natin siya dito sa ating figure para mas maging madali mamaya yung ating pag-solve. 6.454. Okay. 6.454 inch. Okay. So, i-compute na lang din natin ito guys. No? Itong x minus 2.5. So, 6.454 minus 2.5, that is 3.954. This is 3.954 inch. Tapos ito ay compute natin, 17.5
-6.454. Okay, that is 11.046. This is in inches. Okay, so ngayon guys ay nakuha na natin, nalaman natin kung nasaan nga yung neutral axis. Then we can now compute now for the moment of inertia. Diba yun yung third step, no? Moment of inertia. Ilagay natin siya dito sa taas. So ang hanapin natin guys is yung I sub G. Okay, so sa case na to guys, no, dito tayo kailangan magkuha ng moment of inertia. That is moment of inertia about the neutral axis ng ating section. So bali, no, ang ibig sabihin guys is we have to kailangan natin isa-isahin na lang, no, parang tayo magkuluhan. So unahin muna natin yung air moment of inertia nitong concrete about this neutral axis. Then itong compression steel about the neutral axis. Then itong tension steel about the neutral axis. Ia-add lang natin silang lahat guys, no. So ayun, so bali I sub G natin is equals to, wait lang, this is I sub G is equals to I sub G ng concrete plus I sub G ng steel compression plus I sub G ng ating steel. Okay, so siguro unahin muna natin guys yung I sub G ng concrete para mas madali. Okay, so take note, yung ating concrete is rectangular. So parang init. Nainitan na ako, my God. Okay, so yung ating concrete nga is rectangular. So 14 inch yung ating isang side, tapos yun nga yung X yung ating yung isang side. So since yung ating kukunin, nga ng moment of inertia is about the neutral axis. So yung ating formula dito, tama ba guys, is a BH cube over 3, no? That is the formula ng moment of inertia ng rectangle about its base, no? So BH cube over 3. Okay, so yan natin, no? This will be, yung take note, yung B natin guys ay 14, tapos yung H natin ay 6.454. Okay, so BH cube over 3. Wait lang. Okay, so this is BH cube over 3. So again, yung ating B natin dito is 14 inches. Yung H natin is yung 6.454. Ito yung na-compute natin na X. Then cube divided by 3. So lalabas guys, I sub G C natin is equals to, ay, so sadali guys ha. Okay, na-compute pa. This is 1254.60. This is an inch to the fourth. Okay, so madali lang siya guys. Okay, ito tayo ngayon sa moment of inertia ng compression steel. Okay, so moment of inertia ng compression steel. So naglagay ako dito ng prime para ma-designate natin siya as compression steel. Okay, so take note guys na yung ating moment of inertia, yung ating compression steel ay ito yung area, that is 38. So ang gagamitin lamang natin ng formula dito is yung area niya multiplied by the distance from the neutral axis, then isi-square natin yung distance. So yung parang sa transfer formula of moment of inertia ba? Okay, so I sub GS natin, yung ating I sub GS prime, yung ating formula dito again is A D square. So yung area natin dito is area ng ating compression, that is, ano nga yun? That is 38 square inch. Then multiply by the distance ng ating compression steel papunta sa neutral axis. Tingnan mo natin guys, no? So 38, yung 38 na sinulat ko ay eto. I hope nakikita nyo, 38. Tapos gagamitin natin itong 3.954. Okay? That is the distance ng ating compression steel papunta sa neutral axis. 3.954. Sorry guys, no? 3.954. This is in inch and then square. Okay? So dito makukuha natin yung moment of inertia ng ating compression steel about the neutral axis. So that is 38 multiplied by 3.954 then square.
Okay, so bali lalabas dito guys is 594.11. Pakicompute na lang guys, no? Kay baka may mga mali ako na mga sinosolve dito. So, pwede nyong i-compute. Tapos, pag ano, i-correct na lang natin kung may mali. Mali yan sa akin. Tumatawag. Okay. Then, okay. So, let's now solve for the moment of inertia ng ating tension steel. So, bali, ganun pa rin guys na yung ating formula is AD squared. So, yung A natin area is, sa case na to, is yung ating area nga, yung converted na area ng ating tension steel, that is 40 square inch. Tapos, 11.046 yung ating D, no? 40, then 11.046. Okay? So, 40 square inch. So, this will be 40 square inch, then 11.046, this is an inch, then square, okay? So, ayan guys, no? So, let's compute. 40 times 11.046, then square. Okay, so lalabas dito guys is 4,800. Okay, so dali. 4,880.56. So, ang ating unit nito is inch to the fourth. Okay, so nasolve na natin guys lahat ng mga kailangan. So, now we can compute for our moment of inertia, I sub G. So, I sub G is, i-add lamang natin itong silang lahat. So, ayun. So, sandali lang guys ha. Let's compute. 1,254. Okay. So, our moment of inertia about the neutral axis, ang ating beam section is 6,729.27. 6,729.27 inch to the fourth. Okay? So, ano lang natin guys, no? Kailangan kasi natin itong tandaan. Okay? So, ngayon guys, na na-compute na natin yung moment of inertia, no? Pwede natin sagutin yung problem. Kasi yung tinatanong dito is the bending stresses in PSI in the beam shown in the figure. So, bending stresses yung kailangan natin. So, we can now start sa kapag-compute. Ilagay natin ito dito sa taas, no? So, ayun. So, let's start with the bending stress ng siguro sa concrete muna, guys, no? So, para sa bending stress ng concrete, yung ating formula, of course, di ba yung ating symbol nun is F. So, F sub C para sa concrete. So, that will be M multiplied by Y divided by I sub G. Okay? So, of course, yung M is given as a problem that is equals to 118. This is in cube feet. Okay, so mas maganda guys, no? Kung itong ating unit na gagamitin ay in pounds inch, no? Pound inch para kasi yung hinahanap natin na unit dito is PSI. So, dapat naka-pounds at naka-inch yung ating gagamitin. So, siguro, pwede natin itong i-convert to pound inch. So, di ba nga, 1 kip nga is equals to 1,000 pounds. And then, 1 foot is equals to 12 inches. So, makakancel si foot or feet. Ayun, makakancel din si kips. So, bali makukuha natin yung ating M in pound inch. So, ang lalabas dito, guys, is, sandali guys, ha, 118 times 1,000 times 12. Lalabas is 1,416,000, this is in pound inch. Okay? So, nakuha na natin, guys, yung ating M in pound inch. So, ngayon, ay kailangan natin kunin yung Y, that is. So, ang Y natin na kailangan, guys, dito, wait lang ha, is distance ng ating extreme compression fiber. Sa concrete man yung pinag-uusapan na, no? Pag kinocompute natin ngayon is bending stress sa concrete. So, yung kailangan natin na Y is yung distance mula sa neutral axis ng ating extreme compression fiber. So, that is yung X na mismo. That is 6.454. Okay? So, Y natin is 6.454 inches. Okay? Then,
I sub G, guys. Na-compute na natin to kanina. Now, let's just copy. So, ang ating I sub G kanina is 6729.23. This is an inch to the fourth. Okay. So, sandali. Check natin kayo. Baka mali yung pagkakopyo. Let's check. Okay. 6729.27 di ito. Okay. Okay, 6729.27. Pa-check nga. Ay, bakit 23? Wait lang, guys, ha? Wait. 40. Wait lang. Okay. So, 6729.27. Hindi ko may erase. Okay. So, this is 27 inch to the 4th. Okay. So, nakuha na natin guys lahat. Wait lang. So, we can now compute the bending stress sa may concrete and that is equals to ito ang makukuha natin. Sandali guys ha. Let's compute first. 1,416,000 times 6.454 divided by 6729.27. So, ang lalabas guys dito is 1,358.08. This is in PSI. Okay. So, I hope na naintindihan nyo yung solution, guys. You can screenshot kung gusto nyo. Okay. So, ngayon, no, i-compute naman natin, guys, yung bending stress sa may compression steel. No? Sa may compression steel naman tayo. Okay. So, para sa pag-compute ng bending stress sa may compression steel, okay, so, that is, ang ating symbol para sa compression steel, para sa stress sa compression steel ay F sub S prime, no? So, bali no, same pa din guys, MY over I sub G. Okay, pero take note, kailangan natin dito mag-multiply na 2N kasi compression steel to and yung stress niya is nadu-double compared sa tension steel, no? Kaya, naglalagay tayo dyan ng 2N, okay? So, again, no, ang ating mga values, same pa din, guys. Yung N natin dito is 10, given yan sa problem. Okay, yung M is, na-compute natin to kanina, that is 1,416,000. This is in pound inch. Okay. Then, kailangan natin ng I sub G. Yung I sub G ay same pa din, 6729.27. This is in inch to the fourth. Tapos, of course, kailangan natin ng Y. Okay? Then, yung Y natin is, wait lang guys ha, nagagamitin. Yung Y natin, nagagamitin, is yung distance na ating compression steel papunta sa neutral axis. So, ito yung guys, no? Mula dito, papunta dito, that is 3.954. Okay? So, I hope naintindihan nyo yun, guys. 3.954. Isulat ko lang. Okay. So, y natin is 3.954. This is in inch. Okay. So, ngayon, makukumpute natin yung f sub s prime. And f sub s prime is equal to, isa ka dila, guys, ha? Let's compute. So, 2 times 10 times m, 1,416,000. Then times y, that's just 3.954 divided by I sub G 6729.27. So, ayan. So, yung lalabas, guys, na, ano, na stress sa may compression steel ay 16,640.33. So, this is in PSI. Okay. So, ayun guys, no, you can screenshot if you want. Okay. So, okay. So, tapos na tayo sa pag-compute ng ating bending stresses sa concrete at saka sa compression steel. We can now compute
yung bending stress sa may steel, no, sa may tension steel. So that is F sub S equals to My over I sub G. Okay, so again guys, no, this is tension steel, so kailangan natin mag-multiply dito ng N, no, N lang, no. So yung N natin ay same lang din guys, N natin is 10, given na yan sa problem. Yung M natin is, na-compute natin ito kanina, 1,416,000, this is in pound inch. And then, yung I sub G natin, of course, is 6,729.27, this is in inch to the fourth. Tapos, of course, yung Y natin na kailangan is yung distance ng tension steel papunta sa neutral axis. So, ang mayayari is, ito yun. Ito yun, guys, no? So, neutral axis mo ito yung ating tension steel. So, that is 11.046 yung gagamitin natin na Y. 11.046 inch. Kaya, I hope naiintindihan nyo, guys, no? Kasi, this is easy lang naman talaga siya. I just don't know kung I suggest i-master nyo itong mga ganitong topic guys, no, kasi lumalabas to sa board exam and sayang naman kung hindi nyo masasagutan yung problem kung sakali. Okay, I sub G 6, 7, sarali guys, sana kukompute pa ako because you know, okay, so the stress sa my steel is 23,243.44. This is in PSI. Okay. So, yun na guys. So, na-solve natin lahat ng mga kailangan. So, bending stresses. No? So, ibig sabihin guys, no, based sa ating results, no, yung pinaka-stress sa kanila is yung tension steel. No? So, like, yung neuresis niyang load is 23,243.44 pounds per square inch. And that's a lot, no? That's a malaking load yun. Okay? So, yun na guys. Kung meron kayong question, you can comment sa YouTube comment. Ayun. And then, I will answer na lang sa comment lang din mismo. Mag-reply ako ng comment. So, ayun guys, no, I'm so inantok na, no, I'm sorry kung medyo boring yung discussion. Inantok na talaga ako. So, yun. That's it. So, see you in the next video para sa ating next topic. Bye-bye!